Okay po, ang tips natin ngayon para sa ating mga Fil-Ams, yung mga kababayan natin na sa abroad, mga senior gusto tumira sa Pilipinas. Okay, magbibigay tayo ng tips. Maraming kamag-anak si Doc Lisa sa abroad eh, gusto tumira dito. So, paano magre-retire safely in the Philippines? Okay, ito yung pinaka-problema nila. Marami nagsasabi na hindi na tayo makaka-retire dyan. Magulo sa Pilipinas, delikado, maraming magnanakaw, hindi tayo safe, bulok ang healthcare, di ba? Normally, baka yun ang iniisip. Pero, i-explain ko sa inyo kung ano yung tunay, ano hindi tunay. So, magbibigay tayo ng steps. Tuturuan namin kayo. First, paano makahanap ng caregiver or kasambahay na mag-alaga sa inyo, depende sa sakit. Paano makahanap, at least makagalaw-galaw kayo dito, travel, driver. Number 3, anong ospital pwede, malapit sa ospital, paano kakausapin yung doktor. Number 4, paano makakuha ng doktor, anong klaseng doktor, pwede ba sila mag-home care. Meron tayong mga tips dyan na very practical. At number 5 siguro, pati yung mga bahay, location, at iba pang mga issues. So, umpisahan natin. Let's say sa mga senior, uwi dito, may mga sakit-sakit, galing sa Amerika. Doc Lisa. Yes, ang una nyong hahanapin, yung inyong caregiver, siyang mag-aalaga sa inyo. Saan naghahanap? Internet lang po, i-Google, saan may agency. At pwede na po ang caregiver. Siya na ang tagapag-alaga. At the same time, siya na rin po yung tagagawa ng mga household chores katulad ng luto para dun sa ating mga senior, taga-supermarket or taga-bili ng kanilang mga gamot. So, iba-iba pong rate, pwede kayong kumuha ng caregiver, ng midwife, at syempre, mas mahal po ang nurse. But lahat yan, mas maganda dumaan sa isang agency para legit at saka pag naka-agency kasi, lalo na yung mga nursing agency, meron na pong mga telepono yan. Pagdating sa decking, may nakakausap kayo, may magre-refer sa inyo. Kesa yung sariling kuha, hindi kasi natin alam yung background check nun. Okay, so number one, caregiver. Ano ang range ng cost? Mahirap magsabi, pero siguro between 20,000 to 30,000 a month, mga nandyan yes. Yung range. Caregiver pa lang po yun or midwife. Oo. Ang maganda dito, meron talaga kayo makukuha sa ganung amount. Di ba gusto nyo, mas magaling, baka mas mahal, mas mura, baka kulang sa experience. Pero ganung rate, meron na mag-aalaga sa inyo. Mm-hmm. So sa akin, advantage yun eh. Kasi kung nasa Amerika kayo, nasa ibang bansa, mahirap makahanap ng magbabantay o taga minsan taga masahe kung masakit ang likod, di ba? Malaking advantage 'yon. Another advantage, syempre mas mura dito. Mas mura dito sa Pilipinas. Yung weather, di masyado malamig, di ba? Lahat pag kinompute niyo mas mura. Mamaya pati sa professional fee sa doktor mas mura. At meron pang paraan, turungan ng kaibigan natin si Dr. Benjun Calderon na nasa Las Vegas. May way pag American citizen kayo na yung gastos dito, yung healthcare dito pag na-hospital, babayaran pa rin sa Amerika. O yung consult, pwede kayo mag-teleconsult sa Amerika. So may way na ganun. So i-compute nyo. So yun ang isang advantage. At mamaya maraming pang advantage. Isang malaking advantage, sasabihin ko na bago ko na-lista. Dito, hindi kayong madedemensya, hindi kayong mauulianin dito kasi marami kayong makakausap dito. Diba? Pumunta lang kayo sa mall, umupo lang kayo sa Starbucks, kahit anong tindahan. Meron naglalakad, mag-hike ka lang, kausapin mo na isang oras, papayag yun. Walang problema sa US, hirap makakausap. Kasi yung usap sa ibang tao, kahit hindi mo kilala, yun ang panlaban sa dementia, init ng ulo, depression. O pag nadidepress na o overweight, yan ang problema din pag nasa ibang bansa. Yan ang kwento ng mga ni Dr. Calderon na nagiging problem doon. Yung lungkot. Dito hindi ka malulungkot sa dami ng uutang sa'yo. Hindi ka malulungkot. Di konti na lang pautang mo kung gusto mo. So number one, caregiver. Mahalaga yan. Meron ng special. Number two, Doc Lisa. Yes, idagdag ko lang ang mga pwede niyo pong kausapin. Mga dating classmates, usually nagkakaroon sila ng mga weekly, yung iba nga daily or weekly, kung magkakalapit lang, nagkakaroon sila ng meetings. So, may regular meetings, tapos pwede rin ditong makimeet kayo dun sa mga students, sa mga young ones na nasa mga coffee shop.
So, mabilis pong kumausap ng kapwa Pilipino. Walang discrimination dito. Sikat pa kayo dito. Baka pa naglakad kayo sa mall, magkita pa tayo. Di ba? Walang problema. Next, Doc Liza. Sa drivers. Okay. Ano? Pagdating naman sa pagkuha ng drivers at sasakyan, kung meron kayong relatives na mahihiraman ninyo, yung medyo may kaya. So, doon na lang ho kayo humiram ng driver kasi yung driver, hindi naman kayo palaging aalis eh. Not unless everyday balak nyo umalis. Pero kung hindi naman, minsanan lang sa mga emergencies lang, pwede maghihiram kayo sa isang relative. Or halimbawa, kung mga punta-punta lang sa mall or somewhere, meron naman pong mga taxi dito. Mabilis pumara ng taxi dito kahit saan, hindi kailangan na sa taxi queue. And yun na nga, kung yung iba, halimbawa, merong mga regular schedules, halimbawa lang, kung nagda-dialysis, dyan kayo hihiram sa mga relatives nyo na may kaya. Kasi may time yan eh, may time ng sundo, may time ng hatid. Kaya dapat kilala nyo yung driver ninyo. Okay, dito syempre common sense lang, di ba? Common sense, masasanay naman kayo, taga-Pilipinas naman kayo. Siyempre, paglalabas kayo, di huwag kayo magsuot ng maraming alahas o maraming pera. Di common naman eh. Huwag ka pupunta sa gabi, sa madilim na lugar. Ganun lang naman yun eh. Diba? So, pag common sense, safe naman. Kahit anong lugar, safe naman eh sa akin. Okay? Number 3, ito pinakamahalaga sa inyo. Doktor, check up. Yan ang laging complaint. Dok, wala akong makuhang doktor dyan. Diba? Saan kami pupunta? Actually, dito, simple lang eh. Madali nga dito. Depende sa sakit mo. Let's say, sakit mo mainly sa heart. O, di maghanap ka na isang cardiologist. Any hospital dito sa Manila, tertiary hospital, Makati Med, St. Luke's, Manila Doctors, any. Punta ka lang sa isang cardiologist doon. Tapos sabihin mo, baka pwede ikaw na yung family doctor ko. Okay? Pwede ba ikaw family doctor ko? Pwede ba kita tawagan pag may emergency ako? Pag ganon, ganito lang yan. Tapatan na lang. Kakusapin yung doctor nyo, baka gusto mo bayaran na lang siya monthly. Okay? You can offer a price. Hindi ko alam eh. Kung ang consult niya, 500 pesos, 800 pesos per consult, gawin mo monthly, magbayad ka na isang certain amount. I'm not sure, 10,000, 15,000, 20,000. Kayo na mag-usap, para pwede mo siya tawagan anytime, kahit anong kibot o nag-loco urine output, may sumakit dito, papayag naman yun. Diba? Ay, meron kayong mahanap na papayag ng ganung setup. Sa ganung amount ka, minsan pwede nga home care pa eh. Marami rin doctors dito nag-home care. Siguro home care, how much? I'm not sure. 3,000, 4,000, 5,000, depende. Kung mabait ba, 1,000. Yung home care, pwede rin yan. Madadalaw ka sa bahay, matatawagan mo, di doon ka sa pinaka-specialist mo, siya na magbabantay sa'yo. Offeran mo na lang ng bayaran siya. Kasi, mas mura pa rin yun. Kung, ang point ko lang, kung gusto niyo po talaga dito, tinutulungan namin kayo, so, may caregiver ka na, di ba? Tagabantay. May doktor ka pa talaga na magbabantay sa'yo, matetext mo pa, di ba? Na dito, very caring naman yan. Siyempre, for the yung tamang price din na hindi rin malugi din yung doktor, yung caregiver. So pag kinompute mo mula dollar sa peso, sa tingin ko murang-mura, 'di ba? Tapos isa pa, okay, sa doktor. Pagdating sa ospital, sabi nga ni Doc Liza, maganda yung bahay mo, yung condo mo or wherever, medyo malapit din sa ospital. Para nandun ka na kung meron kang something na delikado, meron kang serious na takot ka, baka may mangyari. So, malapit ka na doon. Pagdating sa healthcare, sasabihin nyo, hindi magagaling yung mga doktor dyan sa Pilipinas, mas magaling sa Amerika. I think it's the same. To be honest, hindi sa nagbobola, nag-training naman ako sa Amerika dati. Halos pareho lang, ayoko naman sabihin one is better. Marami namang Fil-Ams Pinoy doctors din sa abroad. Eh. Dito, mas madali kausap, mas mabilis. Ngayon, pagdating sa gamutan, I think 99% ng sakit nyo, yung mga basic sakit, ha? High blood bypass, angioplasty, kidney transplant, yung mga ganyan, kayang-kaya na dito. Eh. Unless sasabihin mo, mayroon kayong rare disease na bagong gamutan, na experimental, doon, baka sa ibang bansa meron. Pero yung mga common na 99% ng sakit ng mga Fil-Ams taga-abroad o taga-ibang bansa,
kaya na po dito. Okay? So dito marami kayong positive caregiver, may doctor, gano'n. Tsaka isa pa, sa Philippines, mas mabilis, halos yung rules mabilis eh. Mabilis ang rules dito. Ibig sabihin, pag may kailangan ka i-admit, let's say merong may mental illness, dadalhin sa ospital, dito, tawag ka lang sa doktor mo, tawag ka sa ospital, ready na agad, nandun na agad, pasok ka. Makakapasok ka sa hospital. You can get whoever you want. Diba? Dun sa normal price. Sa US, alam ko, nagkakaproblema pa. Kailangan mo na i-admit, sasabihin, bawal. Parang ang daming rules eh. Hindi ko lang alam ha, kinakwento lang sa amin ng mga kamag-anak namin, bawal to, kailangan... May consent. May consent pa, primary care pa, kailangan may rules. Kahit nakalupasay na, di pa rin pwede. Dito, hindi, dalhin mo na. Ano, walang, kung ano, common sense, di ba? Hindi, minsan kasi hindi ko lang maintindihan din yung rules sa America. Baka lalo kayo naiipit doon. So, sabi ko lang, may option kayo dito, lalo na kung may ipon na kayo sa ibang bansa. Yes, Doc Liza. Opo, kumuha kayo ng isang attending physician ninyo or family doctor ninyo pag nahanap nyo yung magiging kaibigan nyo. Magtanong lang kayo ng professional fee niya, tapos i-maintain nyo na yon para sa inyo. Then siya na yung bahalang mag-refer sa mga kailangan nyong subspecialty. Oh, so safe na safe ka na. May doctor ka na, may caregiver ka na. Kung okay naman sa'yo, baka kasambahay o kakilala mo, kamag-anak mo. So, I think maraming advantage for a cheaper price, lalo na kung babayaran pa sa America. Sa quality, I think it's the same. Yung kinakatakot nyo, ito laging question eh. Pag nakausap ko, delikado dyan, magulo dyan. Actually, kung tatanungin mo kami mga Pilipino dito, mas takot kami sa America eh. Nakita namin, maraming barilan sa school. Paano mo dadalhin yung anak mo? Mamaya, nilulut na yung buong tindahan. Kinuha na yung gamit dito. Wala naman looting dito. Oh, tsaka dito, mataas tingin sa inyo kung galing kayo sa abroad, di ba? So, I think matutuwa kayo dito. Kung gusto nyo, uwi muna kayo. 2 weeks, 1 month, tapos itry nyo dito. Masasanay naman kayo. Siyempre, dito naman kayo pinanganak. So, dito din. Lastly, sa yung housing, paano kaya? Ano yes, yung bahay? Yes, nabanggit din ni Doc yung pag-uwi. Pwede nyo muna itry. 6 months dito, 6 months sa US. So, para maka-adjust. Ganun po ang ginagawa ng mga seniors. Ilang months mag-stay dito, lalo na kapag malamig dun sa place na pinanggalingan nyo, either sa America or sa Europe. Pag malamig, di nandito kayo kasi mas mainit dito, mas hindi kayo mag-arthritis. At kung pipili po ng isang matitirahan, hindi kailangan dito sa NCR or Metro Manila. Kung gusto nyo sa isang big city, sa province of origin ninyo. Kasi yung mga city, yung mga capitals, well-developed na. So, nandyan na po ang mga malalakihang mga condominium. Mas maganda pumili po kayo ng may pangalang condominium para sure na mata-turn over sa inyo. And mas secured kayo doon kasi meron yung security assigned. So, mas less yung nakawan, ilalock. Pag aalis kayo, ilalock nyo lang yung pinto ninyo. And kung pipili kayo ng condominium, i-make sure ninyo na malapit sa isang hospital na gusto ninyo. Kasi senior na kayo, syempre, marami tayong health needs. So, iba na yung malapit sa hospital. And pag malaking condominium yan, for sure, meron yung supermarket at saka merong drugstore o butika na malapit. So, bababa ka lang dun sa condo mo, nandun na yung mga basic na kailangan mo kasi laging kailangan natin, butika. Okay. So, yun lang po. Para sa akin, may pros and cons ang pagstay sa Pilipinas. Yun lang yung mga pros. Pros, may mag-aalaga sa'yo, good for the brain, masaya ka dito, marami ka makakausap, hindi ka madidepress. Pwede ka rin mag-exercise dito, masaya ka. Ano ang con, disadvantage dito? Siguro, baka merong mga ilang amenities sa America na mas mabilis siguro. Siguro may 911 sila mabilis. O, yung mga, baka meron lang nga syempre, mas advanced yung bansa. Meron ding advantage doon. Pero tingnan nyo rin kung nalulungkot na kayo kaysa malagay pa tayo sa home for the aged sa America. Dito, hindi na kayo lalagay. Sa home for the aged, marami kayong kamag-anak naman dito na willing
magkup-kup sa inyo, pero syempre, bibigyan nyo na rin konti-konti yung mga kamag-anak nyo na nananatili dito. Final words, Dok Liza, yes, sa mga post, agam-agam ng mga Fil-Ams. Pag kailangan nyo pong magpa-check up when it comes to laboratory, yung mga simpleng urinalysis, CBC, marami na pong laboratory na nasa loob ng mall. At ito po, magagandang klase na. Talagang marami na silang mga, for example, high precision, ang dami na nila sa iba't ibang lugar. May and home care. Yes. May at pwede rin po kayong magpa-appointment nandyan po sa inyong doorstep. So, ang ibig kong sabihin, home service. Pwede din po silang mag-home service para makukuha nyo agad yung resulta ninyo. Pagdating naman po sa relatives, maghanap po kayo ng relatives na medyo may kaya para matutulungan kayo, hindi kayo uutangan. Tapos trusted ninyo, lalo na sa mga pagdating sa financial. Kasi pwedeng pahiramin muna kayo pag wala pa kayong peso or ipapalit nyo yung dollars ninyo. And walang utangan para hindi magkasamaan ng loob. And at the same time, di ba, sa kanila tayo maghihingi pag emergency ng mga drivers o ng tulong. Para sinabi mo marami uutang dito. Opo. Common naman marami uutang. When, pero dapat aware lang, konting wais lang, di ba? Dapat naman generous kung marami kayong naipon. Yes. Wala namang kaso, di at least happy-happy kayo dito. Ang lagi ko nga ina-advise, wag na po kayong magpa-utang. Kung ano po yung maluwag na ibigay ninyo sa puso ninyo, ibigay nyo na para hindi na kayo mag-e-expect na babayaran kayo. Kasi ang mangyayari, baka scam na lang eh. So, para hindi na po kayo ma-scam, kung ano lang po yung amount na maluwag sa kalooban ninyo, yun na lang po yung iabot ninyo. Yes. Saka lastly, marami umuwi dito, nagagawa pa ng project, nagdo-donate sa simbahan, sa school, yung iba, sementeryo, maraming mga project. So, good for your mental health, masaya kayo dito. Kung di nyo nagustuhan, balik kayo ulit, pwede naman kayo bumalik. Ito lang naman, para sa akin, baka para makita nyo para sa akin, maraming ding advantage yon pag nandito kayo. Pwede po sa city, pwede po sa beach. Pwede po. Okay. God bless po. Ingat po.